Hello, good morning guys. Dito naman tayo sa kusina ngayon. O ito, ang atin namang topic ngayon ay si Charong Baboy. Ito ang paraan ko. Maraming paraan ng paggawa ng si Charon. Pero ang ganito ang sa akin. I-share ko sa inyo. Kasi talagang crispy talaga. Di talaga kayo magsisisi kung ganito paggawa nyo. Ganito ang gawin nyo, ha? Ito, may tubig ako dito sa basin. Lagyan lang natin na isang kutsarang asin. Katapos, ihalo natin yung asin sa tubig. At ito, hinugasan ko na ito. Malinis na ito. 1 kilo lang ang aking balat ng baboy. Pang chicharon talaga ito. Tapos, ibabad natin dito sa tubig na may asin. Hintayin natin ng mga 10 minutes. 10 minutes lang naman. At habang naghihintay tayo ng oras na dito, babad natin, magpakulo muna tayo ng tubig dito sa kawali. Tama-tama, pag makakulo na ito, ito na, 10 minutes na rin pagka makulo na yan. Habang nagpakulo tayo, nahanda ko na yung asin para mamaya ipahit yan. At saka yung ano niya. Dito na lang natin ipatong mamaya. Yung ano bang tawag nito? Ito. Kumukulo na tubig. Lagay na natin to. Tapos, hintayin natin ng mga 20 minutes para lumambot. Madali lang naman, 20 minutes. Lalambot na yan. Tingnan na natin na testing natin kung malambot na. Kulang pa ng konti. Siguro 1 minute. 1 minute to go. Gusto na po. Okay. Malambot na. Tamang-tama, lambot na. Patay ng apoy. At tanggalin natin dito sa kawali. Lagay natin dito at palamigin muna. Palalamigin para hindi tayo mapapasok. Sige. Hayaan muna natin siya hanggang lumamig. O, ito ngayon. Medyo malamig na ng konti. Kaya na huwakan. So, gamit itong tinidor, tusok-tusokin siya para pagka lagyan natin ng asin, siksipin naman yung alat. Masarap kasi pag medyo may kaunting alat eh. Sandali, ano lang. Kunting asin lang. Kunti lang. Ganun lang.
init pa. Palamigin lang, sandali. Oh, ito na ngayon, malamig na siya. Habang pa ano tayo, gagayapin natin ito eh. Gawin natin square, kwadrado, kagaya ng mga chicharon. Oh, ito, nagpa-init tayo ng mantika para madali na lang. Pagkatapos nitong hiwa-hiwain, lutuin na natin. Sarap siya kasi may laman. Sarap ang chicharon na may laman at saka hindi puro taba. Ganito lang. Ganyan. Ganyan lang kalaki. Ang hiwa niya. Kasi mamaya, mag-ano siya eh. Parang, yung bang, marami siyang mga, mag-ano siya, mag-bubble, sa ang tawag niyan. Hiwa-hiwain yung natin ng ganyan. At saka ito, pirituhin, i-fry natin ng golden brown. Pagka golden brown na, i-set aside na natin. Katapos, hindi pa yan kakainin kasi kulang pa. Yung golden brown, first, ano pa lang yun? First step ng kanyang frying. Kailangan full ang apoy dito para kailangan kasi mainit na mainit eh. Pabalanganin ng init. Okay, mainit na itong ating mantika at careful tayo kasi paglunod nito na ko, puputok ito lahat. Dahan-dahan lang. Ayan, puputok na. Gigirahin ka na dito. Kailangan helmet nito. Kinaan ng apoy. Antayin natin maging golden brown.
haluhaluin ng bahagya. Magalay tayo ng konti. Kasi makaabutin tayo ng putok eh. May putok. Para silang lahat ay maano sa magbika. Kasi kanina, medyo parang ano siya tingnan eh. Marami siya tingnan kasi malalaki pa. Ngayon, tanggal na yung magbika niya siguro. Manipis na eh. Hintayin mo natin. Ito, katamtaman lang ang apoy, ha? Hindi natin lalakasan kasi hindi maganda ang resulta kung malakas ang apoy. Hinaan lang ng konti. Kanina, malakas yung apoy ko kasi napainit pa ako ng magika. So, nung ilunod ko na eh, kapang-tama na lang, hinaan ko yung apoy. Hanggang ito'y maging golden brown. Ayan. Malapit na mag golden brown. Dahan-dahan lang tayo kasi baka putok-putok-putok. Nagigira yan eh. So, ito na siya. Golden brown na siya, oh. Pwede natin tanggalin dyan sa kawali. At pahingain muna natin ng sandali. Yung apoy natin ay malumanay na. Tanggalin na natin dito. Kanina marami yun, ngayon kunti na lang. Pero masarap to. So, okay. Ang sayang. Wala pa yan. Ito na yun siya. Ang sabi ko, golden brown. So, ipalamig muna natin ng konti at iprito natin ulit ito. Doon sa kanya pa rin mantika na pinagpiritohan kanina. So, mainit pa, palamigin natin. Sandali na lang din. Itong mga ito ay pwede natin i-stock kung gusto natin na konti lang lulutuin natin na ano, para sa para ako lang kakain, magluto lang ako ng 4 na piraso nito. Kasi pwede kong i-stack ito eh, lagay ko lang sa zip bag. So, lagay ko sa refrigerator. Kung gusto kong magluto ng chicharron crispy, yun na rin, kunin ko na lang yun at lulutuin. Ma-stack ito eh. So, okay. Hindi ko pipirituhin lahat. Kaunti lang kasi kaunti lang naman ang kakain eh. Ito yung pangalawang prito niya. Ito ang naka crispy sa chicharron. Lakasan na yung apoy kasi kailangan natin malakas na apoy dito.
kailangan talaga dalawang beses ipiprito ang chicharon para siya ay crispy. Alam na natin kung yan ay crispy na yan kasi yun oh, naglulutangan na sa mantika. Ito na yung ano niya oh, mayroon na, ganyan. Kulang pa yan. Balik na rin para high heat ito. Lutuin sa high heat. Kunti lang ang piniprito ko kasi kunti lang naman kakain. Hindi naman masyado. Pailag-ilan lang pag kumakain yung kami nito. Takot sa high blood. Pero masarap eh. Paminsan-minsan, nagluluto talaga ako ng ganito. Hindi palagi kasi bawal. Bawal sa my high blood. Itong ginito, ito ay ma-stock. Pwede niya ito na sa isang araw palutuin. Crispy rin. Stock na lang natin sa refrigerator kasi mas crispy yung i-fry mo ulit na malamig na galing sa refrigerator. Mabilis yan mag-crispy. Takpan muna natin. Sandali lang para mag-ano siya. Yung singaw na tubig dito sa takip kung makukulog. Nakakatulong din yun pagka-crispy niya. Ayan na. Nakutokan na siya eh. Ngayon, kunti. Tapos yan, pagka mawalan na yung putok-putok niya, ah, okay na yan. Pwede na ipihain niya. So, ito na yung ating malutong na chicharon. Init-init pa eh. Hindi pa kaya kakainin. Maya-maya kunti. Pwede natin tikman. Pero ito na yun. Kailangan talaga may second frying para malutong. Yun lang naman ang sikreto ko. Na isiner ko sa inyo. Okay? Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel para sa sumusunod na mga gagawin nating videos.